Sintat, ang pinapalakpakan natin doon ay yung so many exciting things that will happen in 2021. Yan. Kasama ko pa ba kayo? Please type in kasama. Kung kasama ko pa kayo, kasama ko pa ba kayo? Baka iba na ang pinapanood nyo dyan. Huh? Alright. Marami pa tayong kasama. Resiliency, ang pagiging matatag. At the heart of AQ. Alam nyo ba yung AQ? May IQ, di ba? Talino. EQ, emotional quotient. Yung namamanage mo ang iyong emosyon. Yung AQ naman, adversity quotient. Adversity quotient. Adversity sa Tagalog ay mga pagsubok. Correct? Challenges. It is the ability to bounce back, to meet life's challenges, and come better and stronger. Walang exempted dito sa COVID. Walang exempted sa COVID. Siguro ang talagang namayagpag nung height ng COVID, namayagpag ang mga digital at online platforms, namayagpag ang mga logistics companies kasi sila yung nag-deliver ng mga essentials. Correct? Pero ang reklamo naman po nila, alam nyo ang reklamo naman ng mga na nag-boom ang business noon, wala silang pahinga. Correct? May mga kumpanyang wala kaming trabaho, may mga kumpanya man nagsasabing, sobrang dami naman namin trabaho, pwede ba magpahinga? Eh hindi pwedeng magpahinga kasi essential service ka. Pero whatever you're experiencing, matatag ka ba? Can you come back, bounce back stronger? Yun po ang ibig sabihin ng resiliency. Okay? Ngayon, ang gusto ko ikwento sa inyo ay paano ba tayo mananatiling matatag? Because we are not sure kung ano ang mga pagsubok na mangyayari this 2021. Okay? At isi-share ko na po yan, paano tayo magiging mas matatag. Okay? Are you still there? Are you still with me? Please type in still. If you are still with me, please type in still. Ayan. Iniiba-iba ko po yung sagot, no? Para sigurado kung kasama ko pa kayo. Di ba? Ayan. May ABC dyan eh. ABC. Okay? Laging may pagsubok. Di naman na tayo bago sa pagsubok. Bagyo, lindol, tama? Eh, sanay ang Pilipino dyan. Pero ito, bago, economic, tama? Health concern, alam ko nag-iisip pa yung iba sa atin na patay pumapasok, pero we just have to live with it. We just have to really abide by the safety protocols too. Unang-una, absorb natin yung impact of adversity. May mga taong madaling manghina, may mga taong matatag kahit na may pagsubok. Ano ba pwede natin gawin dyan para makabounce back and we can conquer our fears? Tama-tama, ang break natin, magkakaroon tayo ng maikling break ng 2:30, alas 2:30, bago ko magpa-break ng 5 minutes, CR break yan, no? Puntahan natin ang tatlong tamang pananaw para sa pagbangon, pagbabago ng sarili, at pagbawi. Yan. Ano yung tatlong tamang pananaw na to? Ito po ang tamang pananaw. Number one, tanggapin ang realidad, tanggapin na ang nangyayari sa ngayon ay dapat nating i-embrace, dapat nating yakapin. Huwag labanan, huwag sumalungat, no, dun sa agos ng pagbabago. Yung iba kasi sasabihin, ang hirap naman. Hindi ako teki. Yan, no? Okay? Mas gusto ko pa rin dati, simple lang. Hindi na natin maibabalik yan. We are never going to go back to the old normal. Okay? Kahit kayo eh, tama? Kahit kayo eh. Ilan po sa inyo yung mga natutuwa ngayon sa food delivery? Please type in me kung naa-appreciate nyo ang food delivery ngayon. Mas kumbinyente. Yung ilan sa inyo ang natutuwa na ang pagbabayad ngayon, ang banking transaction ngayon, online, sa telepono. Correct? Magpapadala ka ng GCash na. Correct? Dati hindi mo ginagamit yan.
Okay? Pero ngayon, nandito tayo. Convenient eh. Okay? So kasama yan sa pangtanggap sa realidad. Sige nga, Seth, mag-focus ka na nga dito sa number one. Tanggap ko ang realidad. Do I truly understand and accept the reality of my situation? Ang, as a company, do we really understand na nag-shift ang customers, ang focus ng customers, no? From commercial, correct? Sabi nga natin kanina, dahil nag-struggle pa sila, napalitan ng iba. At hindi porket malakas kayo sa dealers market at refillers ngayon, may mga iba pang opportunity dyan na kailangan ma-discover natin. So number one, tanggapin natin, 2021 is never, it will require us to really do different things. Tanggap mo ba ang realidad na lahat tayo kailangan matuto ng bago? Si Louis Banta, walang kaalam-alam sa pagwe-webinar. First time kong ginawa ito noong April 1, nanibago din ako, wala akong kausap, wala akong kasama. At alam nyo noong April 1, ang platform noon, hindi ko pa makita yung video ng mga kausap ko. So I was really blind. Di katulad ngayon, nakikita ko ngayon, no? Oh, nandyan kayo. Oh. So it was really very, it's a weird experience, but I have to shift and learn the skill. Let me go to number two. Tanggap ko ang hamon. Tanggap ko ang hamon. Hamon po, hindi po hamon ha. No? Baka dahil Christmas, kaka-Christmas lang, isipin nyo ha, hamon na. Okay? Ang tanggap ko ang hamon, ibig sabihin yan, tatanungin natin ang ating sarili, whether COVID o ano man na maging pagsubok sa taon na to, what is the meaning of all of this to me? What is the purpose of this challenge to me? What is the key message or lesson of this challenge to me? At sa mga pagbabagong in-announce kanina, sabi niya, excited kayo, tama? Excited kayo sa expansion? May hamon yan. Excited kayo sa rebranding? May hamon yan. Excited kayo dun sa ERP? Ay, kailangan sumabay ka. Aralin mo yung bagong system na yan. Okay? Kung ano man ang challenge mo this 2021, tanggapin ang hamon. Instead na magreklamo, ang tanungin natin, number three, ano ang solusyon? Hahanap ako ng solusyon instead of resigning to the situation. Okay. Nung mababa ang benta, anong solusyon? Okay. I heard nag-house to house kayo. Diba? Dahil ang tao nga ay hindi makalabas. Correct? Nag-shift kayo kaagad. Okay? Ang hirap mag-communicate. Ang hirap mag-usap. Paano kayo mag-communicate? Hindi pa makalabas. Meron naman tayong option. Hahanap tayo ng solusyon. Okay? Hindi malakas ang internet. Ay, pasensya na po. Nasa Pilipinas po tayo. Wala po tayo sa Singapore or other countries. Kaya, we will have to make do with what we have. Regular call. Correct? O pwedeng video call. Tapos sa umpisa lang, sa umpi, kumahina ang internet. Sa simula, magpakita ng video para lang magkamustahan. No? Pero entire duration of the meeting, naka-off lahat ng video. Yung magsasalita, magtatanong, mag-on. Yan ang courtesy ngayon pagdating sa mga video meetings. No? Yung magsasalita, mag-on para mas naiintindihan ng kanyang sinasabi pag nakikita ang body language. No? Hahanap tayo ng solusyon. Okay? At karamihan sa mga solusyon ay talagang enabled by technology. Ay, ako ay hindi rin ako ganun kapamilya sa technology. No? Sa edad ko ito, no? Ang tumutulong sa akin, alam nyo kung sino? Yung mga team member ko. Yung mga bata. Yung mga nasa 20 sila, ang pag pinag-research ko, ito objective natin, mag-research kayo dyan. Okay? Kailangan maging bukas lang ang isip natin sa solution. At isa sa mga kilala ko, bago tayo magpa-break in 2 minutes, kilala ko na talagang kilala nating mahirap, magaling humanap ng solusyon ay itong movie character na to na popular noong 1980s.
Sino po ang nakakakilala pa sa pina-flash kong character na si MacGyver? Please type kung nakikilala niyo siya. Kilala. Please type kilala kung kilala pa natin si MacGyver. Oh, talaga ha? Napaghahalata sa mga nag-type ng kilala. Napaghahalata. alam na kung ano ang generation natin, no? Ang di ko makakalimutan eh, sa mga kabataan dito na sino si MacGyver. Alam nyo, ito po yung character na isa siyang investigator at in life and death situations, napakagaling niyang humanap ng paraan. Gagamit siya ng mga bagay-bagay sa paligid para ma-save niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kasama. I cannot forget this episode. Paperclip. Paperclip lang. Gumamit siya ng paperclip to escape a life-threatening situation. Paperclip, mga kasama. Minsan, mga kasama, meron tayong bagay like a paperclip that we always take for granted. Nasa paligid natin, hawak natin, hindi lang natin alam na yun pala ang magiging solusyon sa ating problema. Okay? Kaya natandaan ko yung episode na to eh. Dear Island Gas leaders and core team or supporters today, ano ang paperclip mo? Ano ang maisasuggest mo na solusyon para tayo ay talagang maka-adapt? We will rise. We will reset. And we will really reclaim this 2021. Ang tanong eh, ano pa ba, balik tayo Seth, ano pa ba ang pwede kong gawin at maitulong sa panahon na to? Okay? Eh yung ibang mga ideas na in-announce kanina, galing sa management yon. Pero sa panahon ng crisis, lalapit ako sa camera ano, para mas ma-emphasize ko. Sa panahon ng crisis, we need everybody's help and support. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa branch. Okay? At kahit na nasang department ka, ang dapat na mindset natin, ano pa ba ang pwede kong ma-suggest at maitulong? Okay? Tatlong tamang pananaw para sa pagbangon, pagbago at pagbawi. Anong sabi kanina? No? Ay tanggapin ang realidad na nagbago sa isang iglap 2020. Kailangan gagamit ka ng technology. Kailangan maging at home tayo sa ganitong online at virtual. Kailangan maging patuloy na maparaan. Tama? Tanggapin lagi yung hamon. Kung ano man yung hamon na binabato ng buhay, tsugog. Yes? Nakita niyo yung pag-a-adapt ko dito, part of my adjustment sa LJMB. This story, I should tell you what happened to me and LJMB during the crisis. Ako po ay SME, Small Medium Enterprise. I faced zero sales during the lockdown. Okay? 15 years na po ang aking negosyo. Matatag. Marami kaming, well, malakas ang kita the past 5 months. Talagang expanding kami. Mula sa 5 tao noong 2015, 17 people kami last year, January. Okay? Kasi talagang expansion din kami. Alam niyo po, noong January, may mga bali-balita na sa COVID, kumakalat na, palabas na ng China, correct? January 23, oh. Tinitingnan ko yung balita. Natakot ako kasi meron akong workshop sa Sri Lanka at saka Hong Kong. So, sabi kanina, di ba? Tanggapin ang realidad. I anticipated, sabi ko, kung magta-travel ako ng February, delikado, baka makuha ko tong virus. So, nag-withdraw na po ako. Alam nyo, importante sa pagiging resilient o matatag, yung tumitingin ka kung ano ang mangyayari, anticipate mo at maghahanda ka. Eh, sorry ah, sorry, I have to say this. Eh, kaya tayo nagkaganon last year, eh. Hindi tayo mabilis kumilos o umaksyon eh. Di ba? Tapos ay ang susunod na linggo na yan. Grabe, nung napabalita,
na may isang BGC employee na nagkaroon ng COVID. March 7 na pabalita yon. Yung sumunod na linggo, magulo na. March 10, nagpostpone na ang mga kliyente ng LJMB. So zero sales ako ngayon for 3 months. Tapos nag-COVID scare pa kami. May empleyado ako na tumawag, hindi makapasok, may lagnat. Alam niyo, ginawa ko kaagad. Iniisip ko, may lagnat ka. E kung COVID yan, magkakahawahan. So I called everybody not to go to the office. 16 people, hindi ko pinapasok, mag-work from home. Nauna kaming mag-work from home sa iba. Ngayon, hindi ko muna inisip yung zero sales. Ang inisip ko muna, anong gagawin ng mga tao? Safe kayo. Anong trabaho? Walang training. So walang trabaho ang tao. Correct? Hindi naman pwedeng walang gawin. So binago namin yung routine, in-assign na namin ng mga special projects. The following week, 16 to 19, 18, 20, back to back. I might say something that may remind you of your experience during the pandemic. Eh, ganun talaga. Cost reduction. We have to think of the survival of the business. Because if we think of the business itself, then it follows mas marami for the greater good ang ating mapoprotektahan. So, nag-cost reduction kami. Nagbawas ako ng araw ng trabaho. Matinding pagbabawas ng araw ng trabaho. Salamat sa aking team na may malasakit naman at naintindihan nila. No? So, April 1 yan onwards. Pero ito yung behind the scenes na gusto ko i-share sa inyo. By the way, salita ko ng salita dito. Kasama, nakikinig pa po ba kayo sa kwento ko? Please type in kwento. Kung gusto nyong ipagpatuloy ko yung kwento, please type in kwento. Tuloy natin yung kwento. Ito ngayon ang impact. Yung anxiety, yung depression, tama? Sa mga nanganib sa kanilang trabaho, sa mga nag-alala dahil walang sales, correct? Sa mga natakot magkasakit, correct? Ako inisip ko yung 16 employees ko, paano ko susuportahan. May savings kami. Kaya lang, last year, lumipat ako sa isang opisinang pinaganda ko ng todo. 7 million ang ginastos ko sa pagpapaganda ng opisina because I want to give the best for my employees. Yung pala, 3 buwan lang na yung magagamit. Sobrang hinayang ako. So sabi ko, paano ko kaya masusupport ang kumpanya? 2 linggo po. Yung March 16 hanggang March 20 plus, nanonood lang ako ng Netflix sa gabi. Nagpapakapagod ako para paghiga ako, diretso tulog ako. Tapos biglang, nagtatanong ako sa paligid, tinitingnan ko yung mga competitor ko, di rin nila alam ang gagawin eh. Kaya mga kasama, sa panahon ngayon, mamili kayo. Do you want to be an innovator? Or do you want to be an imitator? Kasi yung innovator, yung nangunguna, yung nag-e-experiment. Subukan kaya natin to. Walang mawawala, walang masama kung susubukan natin. Tapos i-adjust natin. Tama? Yung nauuna sa panahon ng ganito, extended crisis, yung mauunang mag-e-experiment. May practice. Tama? At yung sumusunod, posibleng mahuli. Kaya ito lang po ang naisip ko. Nag-post lang ako sa Facebook. Ito yung post ko sa Facebook, March 27. Dated yan. Yan yung timestamp. Yan yung screenshot. Nagtanong lang ako, sino po ang a-attend ng free webinar? Baliw na ako sa bahay. Wala akong ginagawa eh. Ang aking passion ay pagtuturong ganito. Tingnan mo, 176 comments. So na-encourage po ako na may a-attend ng free webinar dahil walang magbabayad ng training during that time. March 27, April 1, mayroong 70 plus na umaten ng una kong webinar. Ito po ang historic picture ng una kong webinar. Yung po ang picture ko, walang gupit dahil naka-lockdown pa tayo. No? Yung maliit na yun na 1x1. Tama, tas yan yung aking slide. Sabi ko, uy, ang ganda. 3 classes, 70 yung umaten sa una, 100 plus 100 plus. Sabi ko, itong gagawin natin. Kahit na wala tayong benta, hindi tayo dapat mawala sa market. Hindi dapat mawala sa consciousness ng tao ang LJMB. Hindi dapat mawalang bukang bibig ng mga household ay island gas.
Correct. So you have to really make your presence felt. At yun ang ginawa namin dito. Eh, ayan na, nanganak na ng mga kung ano-anong produkto. Nagbago din ako ng produkto. Nag-create ako ng mga bagong program. Resiliency, adversity quotient, leading teams effectively, leading virtual teams, sales during this pandemic. I know that yung iba sa inyo, umaten pa nung isang pa-seminar ko eh, yung selling during this time of pandemic, no? Tapos talagang sa social media, talagang pumasok kami sa social media. We've never been so active. Bakit? Kasi ang mga tao ay nasa bahay, nakaharap sa gadget. Aminin nyo, kayo din po ba? Kayo din? Once a day, nag-check ng social media. Please, please text at chat with me. Chat with me, yes. Kung kayo din ay once a day nag-check ng social media. So, your social media strategy, you should also be a strong strategy for 2021. Okay? Wala, yung ads, newspaper, radio, and TV, sino pang nagtatry media ngayon? Billboard? Wala na nga laman ang mga billboard pag nag-drive ako sa Skyway, correct? Mula sa Alabang hanggang Makati, walang laman ang mga billboard. Ang advertisement ay nasa social media. Kaya awa ng Diyos, salamat naman po at talaga namang ang nangyari, nagkaroon kami ng mga leads, nag-offer kami ng paid webinars, tumaas ng tumaas, pumapasok ng konti ang pera, not much, hanggang sa hindi ko na malayan, nag 100 webinars na lang po kami. Ayan po yung picture ng 100 webinars ng LJMD. Yan ang picture ng 100 iba't ibang kumpanya, existing client, new clients na discover kami. Yes, nawala ang anxiety at depression ko kasi busy ako. Pag busy ka, wala kang panahong mag-isip ng ibang bagay. Eh. Tama? At patuloy ang transformation. Yes, virtual na kami. Ni isa, wala akong face-to-face na seminar since April 1. Ni isa. And I tell you, may 5 kumpanya nag-imbita sa akin mag face-to-face. Sabi ko, no thank you. Kung hindi po ako mahawa, kayo po ang mahawa ko kung career ako. Let's really focus on safety, yung sinabi ni Miss Jenny kanina. Uy, but by the way, guys, I will have to overemphasize this, ha? You would need to take care of your safety. Walang ibang makakatulong sa inyo na pangalagaan ang inyong sarili. Okay? Tignan ko kayo isa-isa dyan. You cannot be careless. Tama? Safety protocols. Dapat every day sa mga pumapasok, nag-checklist kayo dyan. Chine-checklist nyo ang mga teams ninyo. Okay? You call the attention of anybody who's violating it. Correct? Because pag isang tinamaan, patay, damay-damay na tayo. May mga iba't pang strain. Because we always need to go to work. We are part of essential services. Mission yan. Alam kong natatakot yung iba sa atin pumasok. Pero mission, pag hindi kayo pumasok, hindi makakapagluto. Correct? Hindi makakain. Households and businesses ang apektado. Balik ako dito. Dami naming transformation. Alam niyo po kung ano naging additional role ko ngayon? Ano yung dagdag hirap sa akin? Shooting. Bakit shooting? Pakita nyo. Tingnan nyo. Okay? Yung nasa taas, April, May, wala akong gupit-gupit. FB Live lang ako nagse-seminar noon, FB Live. Tapos nung pwede nang pumasok sa opisina, yung napakamahal kong opisina na nakikita nyo doon sa gitna, ginawa ko siyang shooting studio. At yung videos ko ang pinapapanood ko na ngayon online. Okay? Kahit natutulog ako sa gabi, may nanonood ng videos ko sa US, yan. Accessible na sa ibang bansa yung aking mga training programs sa aming e-learning platform. Dati wala niyan. So should I say salamat COVID? May mga bagay din dapat ipagpasalamat dahil sa COVID. Tapos Ray, nasa baba, naka-green screen na ako ngayon, yung parang Hollywood, no? Na CJFX, no? Na kung saan yan yung mga videos ko ngayon. So ang dami-daming nangyari.
Dalawa, either tatanggapin mo ang hamon, magbago, bumangon, at bumawi, o ang competitor natin ang babangon, babawi, tama? O magbabago. Kaya naman, ito po yung napakagandang storya na kahit na anim na buwan na down, lugi, red, anim na buwan, March, April, May, June, July, August, suportado ang mga empleyado kahit na bawas ang araw, talagang dugundugo, alam ko na, I could have closed this business. I could have closed this business in March and say, I will close it. I just keep the money all to myself. Pero we want to support people as much as possible. May mga ilang tao din po ako na hindi na natin masuportahan kasi virtual na eh. Yung iba gumagawa ng manual, nagpiprint, nagbabind, wala nang manual sa panahon na yun. So I also have to let go of some people. Right? Well, part of life. Ang importante naman ay naiintindihan natin kung bakit kailangan gawin yan. Pero bumalik, September, October, November, December, wow, praise God, praise God. At ito yung kagandahan pag nasa sales marketing ka, pag customer interfacing ka. Kahit panahon ng crisis, kung kinakamusta mo, kinukumusta mo yung mga customer mo, kahit di sila umu-order, please keep on making your presence felt to your customers because you'll never know pag nakabawi yan, babalik yan sa'yo. Do I make sense on that, my dear friends? Na kahit na hindi umu-order yung mga customer ngayon, please keep your communication because when they are ready to do business with you, iisipin nila, ah, itong si Island Gas, hindi ako inisnab nito during nung panahon ng pandemic eh. Tama? Si Island Gas, kahit di ako umu-order dito, patuloy yan, may communication, nangangamusta yan eh. Correct? Kailangan yung presence natin sa mga key accounts, no? Sa markets natin, nandyan pa rin. Okay? Kaya kami bumalik eh, kasi yung mga nabigyan namin ng free webinar nung March, April, May, sila yung mga unang-unang sumuporta sa atin nung nakabalik na. Itong January namin, sobrang busy natin. At record setting sa Pilipinas, the most number of virtual webinars and workshops at 286. Ibig sabihin po, we've had a lot of practice. Ngayon, ito yung istorya namin. Ginamit ko lang ito para makakuha kayo ng inspiration at sana naman na-inspire kayo kahit konti. Na-inspire ba naman po kayo kahit konti? Na kahit na down ka, huwag kang titigil maghanap ng solusyon. Yes? At kahit na hindi kumukuha ang customer sa'yo, bigyan mo sila ng attention, presence. Bigyan mo ng advice, kumustahin mo para hindi mawala yung branding natin sa merkado. Sabi nga ni Jack Welch, yung dating CEO ng General Electric, if the rate of change outside the organization is faster than the rate of change within or inside an organization, the end is near. Di ba? Ibig sabihin, kung ang bilis ng takbo ng buhay sa labas nag-virtual, nag-online, nagbabago ng business model, nag-shift ang customer preference, kung sa iba, hindi na masyado nag-a-advertise sa ano, mas pupunta sa social media, kung dati, ang customer ay gusto face-to-face, ngayon, mas marami na talaga yung mga nag-o-online transaction. Kung ang pagbabago sa labas ay ganyang kabilis, dapat mag-adapt. Otherwise, the end is near. The end is near. Ngayon, once again, may mga panibagong hamon o challenges sa 2021. Hindi ko alam kung ano na naman ang mangyayari. Correct? At kahit na walang mangyaring challenges sa labas, yung mga plano ninyo, may mga hihingin yan sa ating adjustment. At ito naman ang payo ko sa inyo. 7 ways to frame what's happening around us.
kapag may nangyayari sa paligid natin, anuman yung crisis or challenge or difficulty na yan, may pitong paraan para mapagtagumpayan natin yan. Gusto nyo bang malaman? Please type in gusto. Gusto nyo bang malaman kung ano itong pito na to? Please type in gusto. Kapag hindi nag-type ng gusto, automatically malalag out sa Zoom. Joke lang. Joke lang po. Alright. Ano ba itong pito na to? Kapag may nangyaring pagsubok, kapag may nangyaring challenge, customer-related, market-related, o internal man sa trabaho o proseso, pwedeng ang isipin ay number one, it's just a God-given test. Yan. Okay? God-given test. No? Now, alam na ng panahon ng COVID, I'm sure marami sa inyo mas kumapit. Tama ba? Nakaka-relate ba kayo sa sinabi ko? Sabi nga ni Ma'am Jenny kanina, this was not part of the plan. God had other plans for us. Ngayon, kapag gulong-gulo ka na sa nangyayari sa paligid mo, sa mga spiritual at religious na tao, iniisip mo lang ay, hindi, kasama ko si Lord dito. Talaga mapapadasal ka eh. Talaga mananampalataya ka pag wala ka ng kakapitan eh. Sasabihin mo na lang, no, na kaya yan. Kasama natin si Lord dyan, kasama natin si God dyan. Sa mga prayerful sa inyo, pagpatuloy nyo, itong isang paraan ng framing or pananaw tungkol sa crisis. Number two, ito naman, titingin ka dun sa ano ba ang mahalagang natutunan natin sa crisis or challenge na ito. Kasi hindi natin basta-basta pwedeng ibaliwala yung 2020. Marami tayong natutunan dun na dapat we're already applying or implementing this 2021. My first lesson is I have to adapt. I cannot go against the flow of change. Either leader or follower. Either innovator or imitator ka eh. I'd rather be a leader. I'd rather be an innovator. Yun ang pinakamatinding natutunan ko. Eh, kayo, ano mga pinakamatinding natutunan nyo sa crisis na to? I know on a personal level, maaaring marami ha. Ilan sa inyo yung ano, ilan sa inyo yung talagang natutong magtipid sa panahon ng 2020? Please type in the chat room. Okay? Me, mga natutong magtipid sa panahon ng 2020. Okay? Sa mga mas minahal ang kanilang mga trabaho noong 2020, please type in ako. Pagalugin naman natin. Type in ako. Mas minahal ko yung trabaho ko kasi na-realize ko sa isang iglap, pwede ka palang basta-basta mawala ng trabaho. Tama. Ano pa mga natutunan nyo? Ang mga natutunan natin ay ano, pwede pala. Okay ba? Isa yung pwede pala. Eh, for the longest time, nakadepend tayo sa commercial account. Tama? For the longest time, pwede pala na merong ibang mga markets na hindi natin natatap. Yan. Pumunta tayo sa pangatlo. Pangatlong pwedeng pananaw natin sa pagsubok. Kahit anumang pagsubok ang mangyari, pwedeng tingnan mo rin na it's just a game. Okay? Yung mga pumipicture po dito sa slide, bibigyan ko na lang kayo ng copy. Okay ba? Bibigyan ko na lang po kayo ng copy. Yan, mga nagta-thumbs up, no? Yung mga gusto. Yung mga nag-thumbs up lang ang bibigyan ko ng copy. Yung mga nag-thumbs up lang. Tingnan na natin yung mga nag-thumbs up. Yan, yan. Okay, very good. Madami nag-thumbs up. Alam nyo, maganda tong game eh. Kasi pag may pagsubok, una kasi reaction natin pagsubok, ang hirap niyan. Pero kapag mindset mo, ikaw ay mahilig ka sa basketball. Mahilig ka sa competitive activities. Isa kang taong ayaw mo magpatalo. Alam mo, dito mo gamitin yung iyong attitude na ayaw mo magpatalo. Correct? Huwag mong gamitin yan sa misis mo o sa mister mo. Correct? Huwag mong gamitin yan sa mga katrabaho mo, yung attitude na huwag mo pa. Gamitin mo yung attitude na ayaw magpatalo kapag may mga pagsubok sa buhay. Okay?
So isipin natin paano ba natin mapagpagtugumpayan ang crisis na to. May problema sa department, may problema sa branch, parang isang team, mag-huddle tayo, huddle. Yes? At ang tanong, may kalaban tayo eh. Sino yung kalaban natin? Team problema. How will we beat this problem? Number four, another way of looking at or framing the crisis. Frame, pag sinabi kong frame, no? Paano mo tinitignan yung crisis? Ay gratitude. Number four, napakalakas ng power ng pasasalamat. The power of pasasalamat. The attitude of gratitude. Ito, hindi ko na ile-lecture sa inyo kasi I'm sure na pag-isipan nyo na to. Ano po ang mga dapat nating ipagpasalamat sa nakaraang mga buwan na nangyari sa atin sa Island Gas? Ano po ang mga dapat nating ipagpasalamat? Pachat naman po. Yung lalo-lalo yung mga taong punong-puno ng pasasalamat, pachat naman po kung ano po yung mga gusto nating ipagpasalamat. Sabi ni Marilu Castro, may work pa rin. O habang inaantay ko yung mga sagot ng iba, Marilu Castro, hello Marilu, unmute please. Unmute and say hi. Marilu, hello. Hi. Yan, Marilu, hello. Sige nga, Marilu, parinig na nung sinabi mo na pasasalamat. Medyo, sige nga, please. Well, alam naman natin lahat na sa buong Pilipinas, 'di ba? Maraming nagsarang companies, maraming nawalan ng trabaho. Kaya 'yun, nagpapasalamat syempre tayo at nandito pa rin yung company na suportahan tayo. May work pa rin. Tama. Salamat, Marilu. Alam mo, doon pa lang, ano? Pag inisip mo talaga yung gratitude, medyo makakalimutan mo yung bigat na dala ng ibang challenges. Tignan natin ang mga ibang sagot dito. Naku, napakaraming sagot. Occupational safety and health. Good health at may hanap buhay. Work at good health. Sa management na sumuporta, salamat po, walang sakit. Si ERAP ng OGC. ERAP, parinig naman. Please unmute. ERAP, ano? Mr. Ex-President, pasok. Yes, good afternoon po. Good afternoon, sir. Sir, konting ano lang. Yes, maganda mo lang yes. Sa amin yung pasasalamat mo dun. Opo, sir. Dugtungan ko, katulad po na kasama po mga pamilya ko sa panahon ng krisis, si ligtas po sa anumang sakit. Yan po ang naging papasalamat po. Mm-mm. Salamat, sir. Salamat. At last na lang natatawagin ko, maganda tong sinabi ni Sir Rainier o ni Mac. Buo pa rin ang Island Gas Company. Sir Rainier, Mac, please unmute. Maikli lang. Yes, sir. Good afternoon po sa lahat. Sir, medyo mahina. Volume 1. Ganyan mga volume 7, mga ganun. Ayun. Sa kabila ng crisis na pinagdaanan natin lahat, nandito pa. Mahina pa rin, sir. Konti pang lakas. Sa kabila ng krisis na pinaharap ng buong mundo, nandito pa rin ang ating kumpanya na gumagabay sa atin at patuloy na lumalaban sa haman ng krisis na ito. Di ba, sir? At kasama kayo dyan eh. Di ba? Kasama kayo dyan. Yes, sir. Ngayon, yes, sir. Alam ko po, nabalitaan ko, ito, I just want to acknowledge this, no? Baka may nag-iisip ng ganito. Eh, Sir Rainier, salamat po, pa back to mute, no? Alam kong nabalitaan ko na we have to also, let go of some. I would like to acknowledge that. Tama? Pero mag-focus tayo na yung decision na yun ay kinakailangan gawin para talagang mas maprotektahan ang mas nakararami. Okay? At yun nga, alam nyo, minsan, iisipin natin, pero sila, nakapag-move on na sila eh. Correct? Meron na sila yung sariling mga ano ngayon, mga pinagkakaabalahan ngayon. At kahit nga, ano mangyari sa iyo nitong crisis na to,
maraming dapat ipagpasalamat. Now, let's go to number 5, hero. Lalong-lalo na sa mga mahilig sa telenovela. Sino ba mahilig manood ng mga telenovela o mahilig sa Netflix series dito? Please type sa chat room, mahilig. Please type mahilig. Sino ang mga mahilig dito? Mahilig mag Netflix, mahilig mag ano, mag telenovela. Oh, ito sila engineer, ha. Tingnan mo sila engineer, mahilig kami. Parang hindi maganda engineer pag sa inyo, pag sa inyo galing. Parang hindi magandang pakinggan. Ayan, no? Mahilig sa telenovela. O, ako mahilig sa pelikula. Ang paborito kong pelikula, ano ba? Mission Impossible, Ethan Hunt. O kaya James Bond, tama? O kaya Avengers, okay? Ngayon, pag may nangyayaring pagsubok sa akin, ang feeling ko lang ako ay si Ethan Hunt at Mission Impossible, no? Na malalagpasan ko tong pagsubok, hindi ako susuko. Sa una, yung bida, di ba, medyo nabubugbog, madami siyang mga struggle. Pero sa bandang huli, the hero always wins. Yan. Ikaw ba ang hero ng pamilya mo during these times? Ikaw ba ang hero ng department mo? Ikaw ba ang hero ng Island Gas sa panahon ngayon? Let's go to number 6. May nagsabi kanina, opportunity. Yan. Alam nyo, ang Chinese characters ng salitang crisis ay ang nakikita nyo sa screen. Pag ang mga Chinese nagsulat ng word na crisis, dalawang character yan. Interestingly, yung nasa kaliwa, ibig sabihin yun danger. Yung nasa kanan, ibig sabihin opportunity. Wow, tingin mo mag-isip yung mga Chinese, no? Sa bawat crisis daw, there's danger and there's always an opportunity. Okay? Ngayon, it's up for us to discover it. Kung hindi siguro nagka-COVID, hindi ko matututunan itong virtual delivery. Matagal na to, itong webinars, pero hindi ko ginagamit kasi nga walang nag-push sa akin. Katulad nyo, hindi nyo siguro matatap yung ibang mga market segments at customer segments kung hindi dahil sa opportunity na to. Hindi siguro tayo magkakaroon ng opportunity na mag-focus sa health and safety kung hindi nangyari ang nangyari noong 2020. Okay? Let's go to the last one. The last one is compassion. And I'd like to end with this. Sabi ko pito, di ba? I'd like to end with compassion. Okay? Dahil minsan feeling mo sobrang bigat na ng iyong dinadala, sobrang bigat ng, tanungin ko nga po kayo, kamusta naman po ang trabaho nitong nakaraang mga buwan? Okay? Kamusta po ang trabaho? Mas gumaang, mas bumigat. Sige nga po. Type in the chat room. Mas gumaang, mas bumigat ang trabaho nitong nakaraan. Busy. Di ba? Bumigat. Bakit? Kasi nag-iisip ka ng ibang paraan. Kasi nagto-troubleshoot ka. Kasi naghaharap tayo, naghahanap tayo ng bagong customers. Kasi kailangan natin gawin si ERP, hindi natin pwedeng pagpaliban or ipospon yan. Right? Ngayon, ito ang motto ko. Sa TikTok, nag-post ako sa TikTok, sinabi ko itong motto ko. Anong sabi ko sa TikTok? Mahirap ang maraming trabaho, pero mas mahirap ang walang trabaho. Everybody, repeat after me. Mahirap ang maraming trabaho, pero mas mahirap ang walang trabaho. Walang trabaho. Nakaka-relate ba? Nakaka-relate. Say amen. Say amen. 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 Ganun sana ako. Amen. Oh, sige, back to mute. Okay. Ngayon po. Ba't nang direct? Bigat. Hindi. O, pamute na. Amen. Pamute na lahat. Engineer talaga?
Okay. Alam ko kung magkakasama tayo sa isang room, no, masaya, mas masaya talaga, no. Pero bakit po compassion ang sinasabi ko dito, mga kasama? Kahit anong pagsubok o hirap, nag-a-adjust ka, may bagong proseso, may bagong trabaho, may bagong idea, hirap ka mag-isip, there will always be somebody whose problem is bigger than yours. Tama? There will always be somebody whose problem is bigger, worse than yours. Kaya, island gas, isipin natin na ang inyong essential business ay pagtulong sa iba. Compassion is being compassionate to your existing customers, yung mga dealers at refillers na market na yan, nakakasurvive din sila dahil sa inyo. Correct? At yung mga consumers natin, no, ay nagagawa ang gusto nilang gawin dahil sa inyo. So please be very compassionate during this time. At magsisimula yan sa ating mga sarili, sa mga kasama sa trabaho. Bawal ang masungit sa panahon ngayon. Tama? Bawal yung palaaway. Bawal yung tanungin mo lang, sumagot, yung pabalang na sumagot. Bawal yung irritable. Alam nyo kung bakit? Kasi tayo-tayo na lang ang magkakatulungan sa panahon ngayon. We have to understand and support each other. Okay? At checking lang with the island guest, no? Nitong nakaraang 9 months ng crisis, mas tumaas ba ang teamwork o mas bumagsak ang teamwork? Please type in the chat room. Tumaas ba? Mas nagtulungan ba mga tao? O mas nagkanya-kanya? Please chat with me. Mas nagkaroon ba ng mas mataas? Tumaas ba ang tulungan? O mas nagkanya-kanya? Diba? At hindi lang kayo. Ang dami ko din mga client companies na nagsabi na this crisis daw, yung di nag-uusap dati, yung di nag-uusap, managusap. Yung mga departments daw na nagkakaroon ng conflict dati, mas nag-usap. Take a look at that. Salamat po dahil sa crisis, naging opportunity na magtulungan dahil iisa lang ang kalaban natin, hindi tayo magkakalaban. Yes, for 2021, ituloy natin yan. I-sustain natin yan. Hi, this is Louie Banta, CEO and Chief Consultant of LJMB or Learning Just Made Better. Thanks for watching my video. To get more videos like this, click subscribe and hit the bell icon below. If you like this video, give it a thumbs up, comment down below, and share this to others.